guys, yung isa sa mga attraction dito na yung roots niya is nag-form siya ng circle. So, sometimes may pila, sometimes wala. Depende kung madaming tao, matatapos kayo kaagad. Pero pag madaming tao, eh pila-pila muna tayo guys, ano? Guys, nakarating na tayo dun sa talagang pakay natin dito. Kaso, ayan nga, taglagas na siya. Hindi na namin talaga naabutan yung mga puno na may dahon na namumula or naninilaw. Kasi, I think, pumunta kami is nasa January 3rd week. Ang the best pala kapag pupunta ka dito is January, like, first week or second week. Doon mo talaga makikita yung dahon niya na napakaganda. May naabutan kami pero apat lang na puno. At least may naabutan kami. Kasi ayan o, makikita nyo, apat na puno na lang po talaga. Meron dahon niya na ganyan yung kulay. Kahit pa paano, may naabutan ka kaya sa wala, diba? At kahit almost na wala na siyang dahon, ang dami-dami pa rin pumupunta dito. Sobrang dami pa rin. Siguro ang maganda na rin dito kasi pagkatapos mo dito, eh, meron pang ibang mga hike na yung mga easy hike lang na pwede mo siyang puntahan kung feeling mo eh nabitin ka, pwede kang mag short hike dito. Ito na nga yung apat na piraso ng puno na natitira, so kailangan mong pumila dito kapag magpapapicture ka. Nung time lang naman namin na. At saka ang ganda ng lake nila dito, kung mapapatambay ka lang naman is ma-appreciate mo talaga yung ganda ng view niya. Tignan mo naman yung kanilang water, di ba?